Alam mo, kung di ka pabaya, hindi mawawala anak mo. Ikaw ang pabaya sa anak mo. Kaya pati anak ko kung saan-saan sinasama eh. Kung matino kang... Ang kakapalang mamukha ng mga tao yan. Nagawa pa nilang sumugo dito? May concern lang sila. Nawawala yung anak nila eh. Parang kinakampihan mo sila at parating akong mali. Hindi, hindi ganun yun. Hinahanap yung anak mo para saktan, para sermonan. Hindi ba pwedeng hanapin mo si Lucas dahil lang miss mo siya, dahil mahal mo yung anak mo, nagwo-worry ka sa kanya? Hindi ba pwedeng ganun? Bakit kayo nagtanan? Eh, hindi naman po kami nagtanan eh. Kahit anong explanation pa, mali kayo. And you can't stop me from telling your parents that you are here. Cindy, bibigay ako sa'yo ah. Ngayon. Kung wawala yan ah, para pagtitignan mo yan, maalala mo na minsan nagkasama tayo dito. Gusto ka pa? Father, please. Sige, kukuha kita. Kailan lang kukuha, Jimbo. Sure ka, pare? Salo. Sige, I'll go ahead. Sige lang. Okay. Meron pa po ba? Yeah. Oh! Saan yung GF mo? Umalis na. Hindi gagawin pa rin. Saan na lang yun, pare? Salamat pala. Para saan? Nakasuporta ka sa amin sa GF ko. Lagi kang nakaalala yun. Pag sinasabi ko, ginagawa mo. Siyempre naman. Ganun naman talaga, di ba, pag magbabarkada? Huwag kang mag-alala. Pag nagkaroon ka rin ng girlfriend, so supportahan din kita. Kailan nga ba? Masyado ka naman kasing maselan eh. Di bale, hanapan kita ng girlfriend. Pag pumasa sa akin yun, sigurado na kong papasa din sa'yo, di ba? Ayos ba? Matthew, that's enough. Chubby is sexy. And you. It's too much. I'm not a carpenter. Everybody gets lots of... Sorry, hon. Thank Hey, children, did you sleep well last night? Strong guy. Kagabi, parang naririnig ko may mga bubuyog na nagbubulong-bulungan. Lamok po yun. Malamok po kasi yung gabi. Sige. Kumain kayo maigi at aalis ako maya-maya. Saan po kayo pupunta? Sa bayan. Tatawagan ko ng mga magulang nyo. Ms. Barbarella, pwede po ba kung siya tawagan? Gusto kasi namin dito eh. Hindi pwede. Kung may consent ng mga magulang ninyo, of course, welcome kayo dito sa farm ko anytime. Pero kung wala, hindi ko yan ito-tolerate. Sige na, kumain ako. Matthew, darling, sit down. We're fine, sit down. Eto, gusto niyo ba ng dried fish? Eto, tortang talong? Eto, boiled eggs. Lahat ng eggs yan, sariwa galing dito sa farm ko. Ay. Sorry, Nat. Ikaw pala, Baste. What's funny? May dubi ba ako sa buka? Wala. Naalala ko lang yung acting niyo pa ako. Kit mo pala ang acting. Talaga? I'm cute? Okay ka lang ba? Oo naman. Bakit? Parang kasing may lagnat ang bula mo. Nakakulitan ka na ba sa akin? Hindi. Sensya na. Gusto ko lang makasing kalimutan yung nangyari sa akin. Hindi pa rin kasi siya nahahanap. Sabi nga ni Sarah. Pero... Don't worry, magtatanong-tanong rin ako. Salamat. Natalie, ano to? Bakit nag-ipag-usap ka kay Baste? Friend ko na kasi si Baste, kuya. Ano? Anong nangyari sa'yo at nag-ipakibihan ka na sa ungas na yan? Nakakalimutan mo rin ba yung atraso nila sa akin ni Lucas? Tagal na nun ah. Hindi ka pa rin makabubon. Hindi ako basta-basta nakakalimut na makakamay atraso sa akin. Kaya kung pwede, huwag ka nang dikit-dikit sa utol ko. Alis! Shoo! Darling, eat now, eat well. What would you like?
Itlog? Gusto mo bang itlog ko? Hindi yan pala kayo sa sinabi niyo, ma'am. Sweet. Ito na lang pakain. Pati pala sa asawa niyo, Miss Barbarella. Eh? Ang sweet niyo po. Oo nga po eh. Siguro masarap kayo maging mommy. Na-miss ko talaga yung mommy ko. Ngayon lang po kasi ako nakita ng sweet na mag-asawa eh. Ay, nako. Huwag maging sad. Bawal dito sa bahay ko at sa farm ko ang maging sad. Kailangan laging happy. Always happy. Always happy. O nga naman, Lucas. Sige, ano na yung kaibuhan mo? Subuan na lang kita, gusto mo? Huwag na. Dali na! Huwag na, okay naman. Dali na. Ang sarap-sarap na siya sabi. Hindi ka naman sumusubo. Subo mo yan. Sarap. Subo mo yan. Sige, ano kumain? Ano kumain? Puro kamatis ang kinain mo. Sa darin ko siya ba ng tortang talong? Hindi, okay na po. Oh! Berti! Mabuti dumating ka na, kumain ka na ba? Ihanda mo na ang sasakyan at aalis ako. Nagulat naman ako sa'yo, bigla ka lumilitaw. Naku, ma'am! Hindi po tayo makakadaan sa tulay ngayon. Sarado po! Bakit? Anong nangyari? Eh, kasi po eh, meron dalawang malalaking truck na nagsalpukan. Ha? At ayan, ayan, nakabalandra po doon sa tulay. Yung mga driver po eh, sinugod sa ospital. Kaya sinara muna ng mga pulis yung daanan para daw po sa investigasyon. Ano ko, paano yan? Paano makakawi ang mga baga kung nasira ang tulay? Ma'am, kaya nga po pala ako nakapasugod din eh. Eh, kasi po yung ating mga bibe. Oh, ano naman yan eh? Nakawala po sa kulungan. Bakit naman nakawala ang bibe? Ano ba yung birthday? Ano ba yung mga balita mo? Eh, umaga pa lang! Nga po alam eh, baka ako may nakalimot na isara yung tarangkahan yung kulong ng gabi. Hindi bali. Sige, gagawin ko ng paraan yan. Kakain muna ako. Hindi pa kasi ako nag-aalam sa cyberting. Opo. Salamat sa inyong balita. Opo. Sige. Kumain na muna tayo. Miss Barbarella, pwede po ba kami sa mama doon sa may bibi? Oo nga po. Tulong namin kayong mahanap yung bibi nyo. Hindi na. Huwag niyo akong nililibang, ha? Ang daming problema. Umaga pa lang nasira ang tulay. Nakalabas ang mga bibi. Hindi po. Gusto ko namin makita yung mga bibi. Sige, bahala na kayo. Basta, kumain na muna tayo. Pero pag nagawa ang tulay, at naitabi ko na ang mga bibi, tatawagan ko ang mga magulang nyo. Careful, Matt! You can't go! Come on, my little one! Ano mo kayo pinuwi? Ano bang problema mo, kuya, ha? Pati ba makikipag-friend ko kay na basta, pinapakailaman mo? Bakit? Pinapakailaman bakit? Kapag nakikipag-friend ka sa kahit na kanino? Sa Baste na yun. Kung hindi kayo okay ni Baste, problema mo na yun. Pero kami okay kami. Kaya pwede pa, pabayaan mo na lang kami. Sinabi ko hindi pwede. Ano po sinangyari sa'yo? Eh, baka loser ka na nga, pati mga kaibigan mo walang kwenta. Hindi totoo yan. Mas totoo kaibigan pa nga sila Baste kaya sa mga dati kong friends. Kaya kahit na anong gawin mo, hindi mo ako mapipigilan i-friends sila. Okay? Sige, paano kung magkagusto si Baste doon? Tapos ligawan niya. Ayaw mo nun? Ibang-iba si Baste sa mga naging friends ni natin dyan. Hindi pwede sa akin yun. Kaya kailangan habang maaga, mailayo ko na siya kay Baste. Oh, Matthew! Stop treating me like a baby. Come on, you know you like me doing things for you. Enough already! There she says, turning her hands over so I can clean the other side as well. Can you hold still though? You're so sweet, my darling. Aba. At anong ginagawa nyo? Kayo ha, nanggagaya kayo. Bata pa kayo, tama na yan. Nililinis ko na naman po yung paa ni Cindy. Kasi naman kaya ko naman eh. Miss Barbs, mahal na mahal kayo ni Mr. Jackson, no? Napansin mo ba?
okay lang yun. Because I love him so dearly. Eh, bakit hindi nalang kayo sumama sa kanya sa States? Ay, ayoko. Ayokong tumira sa States. Ang gusto ko lang magbakasyon doon. Eh, paano po yun? Doon siya nagtatrabaho. Okay lang yun. Napag-usapan na naman namin yan eh. Nagkakaintindihan naman kami. And we don't let it affect our relationship. Gusto ko dito sa Pilipinas, gusto niya sa States. Kaya nagbabakasyon ako doon at siya bumibisita dito. Ang galing naman po. Kahit malayo kayo sa satsa, okay pa rin kayo. Po kahit iba yung lahi niyo. Ganun naman talaga dapat, di ba? Kahit magkaiba ang lahi, kahit magkahiwalay, kahit long-distance relationship, ang importante, nagkakasundo kayo at nagkakaintindihan. At mahal niyo ang isa't isa. Yan ang true love. Oh, excuse me. I-check ko lang si Matthew, ha? Kasi baka hindi niya makita yung tuwalya. Malabo na ang mata. Ngayon naman, napangiti ka. Kanina, init-init ang ulo mo, ha? Meron kasi ako naisip eh. Kesa maghanap tayo ng ibang babae maging shota mo, bakit hindi na lang ang utol ko? Ano? O bakit? Ayaw mo sa utol ko? Aba, ang dami nakakandarapan na boys yung dati ah. Posible hindi kinagusto sa kanya. Ito na yung chance mo, bro. Pag naging kayo, malalayo na rin siya kay Baste. Diba? May lalayo na rin siya sa ungas na yun. Nalinig mo yung sinabi ni Miss Barbs? Kapag importante daw isang tao sa'yo, iintindihin mo. Kaya alam ko na importante din ako sa'yo eh. Paano ko naman nakakasiguro? Eh, syempre. Pumunta ka dito kahit malayo. Kahit di ka nagpaalam. Para makasama mo ko. Ang lakas mo rin talaga eh, no? Gusto mo ba? Tuloy-tuloy natin to. Ang alin? Ito na tayo magstay. Gusto ko sa'yo dito, di ba? Lagi tayong magkasama. Masaya ang pagkasama mo ako, di ba? So, hindi tayo babalik sa Manila. Sorry, bro. Hindi ko talaga ma-imagine na maging girlfriend si Natalie. Kapatid mo siya. Parang kapatid ko na rin. Ayun nga, mas okay, di ba? Kung ikaw ang boyfriend niya, kampante ako kasi kabarkada kita. Saka kilala na kita. Hindi talaga ako comfortable, bro. Pagbigyan mo na ako, bro. Sige na. Ikaw ang gusto ko para kay Natalie. Tsaka pag boyfriend ka na niya, hindi na siya mapoporma ng ibang lalaki. Ah, paano kung pasuportado mo ko lagi? Oo naman. Kaya kapagbigyan mo na ako eh. Kung papagbigyan mo ako, mapapasaya mo ako. Diba? Deal natin yun eh. Sige. Hindi. Siyempre hindi ko kayang gawin yung kay Daddy tsaka kay Mama. Sige, kung ayaw mo. Oh, nag-emote ka na naman. Huwag ka naman mag-alt sa akin. Hindi. Naiintindihan ko naman eh. Kasi kahit anong galit mo sa papa mo, ama mo pa rin siya. Pamilya mo. Hindi kahit kailan hindi niya ako tinuring pamilya niya. Galit ka lang sa kanya kaya mo sinasabi yan. Hindi mo kilala papa ko. Kasi yung daddy mo mabait eh. Eh ako, puro samahan loob binibigay niya sa akin. Hindi niya ako tinuturing anak. Alam mo ba yun? Ayoko lang naman kasing mas lalo pang mapasama yung sitwasyon eh. Tsaka tama naman si Miss Barbella. Mga bata pa tayo. Kaya hindi pa natin kaya mabuhay ng walang guidance sa parents natin. Simula na matay mama ko, wala na akong guidance sa parents ko. Matagal na akong pinabayaan ng papa ko. Mas gusto ko pang ibang tao nag-aalaga sa akin eh. At pag pinabayaan niya ako, hindi ganun kasakit. Lucas. Maayos din lahat sa inyo ng papa mo. Siguro, mas maganda na umuwi tayo. I told you, you're not going to see that house. Wow! At ano naman yung holding hands na yan? Are you not done yet? Halina kayo, bumalik na tayo sa house. Natalie, why don't we show them around the farm first? Around the farm? Around the farm. What a brilliant idea, Matthew! Yes, that would be more fun! What do you think? Absolutely. Oh! Stop talking like me. Carry me around the park. Ano, napagod ba kayo? Lahat ng pinuntahan natin, lahat ng napanood nyo, amin yun. Talaga po? Eh di,
Maliit lang. Ang liit nga, 24 hectares lang. Dadagdagan ko pa, huwag ka mag-alala. Eh, ba't po ba kayo nagpatayo pa ng farm? Eh, sa Manila pa niyo trabaho. Iba dito sa farm, iba sa Maynila. Dito makakapag-relax ka talaga. Simple, pero masaya. That's why we like staying here, right, Macho darling? Right, we spend most of our time here. Napag-usapan nga namin ni Macho darling, pag matanda na kami, lalo na siya. Dito na lang kami magre-retire sa farm. Wala kasing pressure dito. Yun naman ang importante, di ba? Nasa tahimik kayong lugar at kasama mong mahal mo sa buhay. And not living a fabulous life. And you're alone. Macho darling, I think I'm starving. Well, let's eat something. Let's head out. Keep it simple. Yes. Absolutely. Indeed. Baste. Oh, Nat. Nakita mo ba si Sarah? Magpapatulong sana ako sa isang subject eh. Paan sa library? Sumasamahan kita. Okay lang? Okay naman. Ay, naku. Andiyan na naman si Kuya. Baka magalit na naman yan kapag nakita magkasama tayo. Natalie, ay? Tigas talaga ng ulo mo. Jimbo, may tinanong naman ako sa kanya. Diba sinabihan na kitang huwag kang lalapit sa kapatid ko? Kuya, wala siyang kasalanan. Ako'y lumapit sa kanya. At ikaw, huwag mo nang pagtakpan to ungas na to. Mabuti pa, sumama ka sa amin ni Daniel mamayang uwi yan. Gimmick tayo. Ayoko, marami akong homework. Homework? Kailangan pa natutong magpakaseroso sa mga homework na yan. Huwag ka nagkikisama dito sa mga losers na to. Sasama ka sa amin mamaya. Tsaka mas mabuti pang si Daniela lang lagi mong kausapin. Mas bagay pa kayo. Teka, meron na ito mo sinatali kay Daniel? Wala ka na doon. Hindi ka na nga dito. Sandali ka mo na doon! Ika! Ano? Gusto mo na dito, no? Tutuwa na kasi ako. Kasi dito parang wala kang masyadong problema. Ang itindihan mo lang, yung maalaga mo hayop, tsaka yung mga tanong mo. Kaya ako, pag lumaki ako, mag-iipon akong pera, bibili ako ng farm. Mag-aalaga din ako maraming hayop. Oo nga, kasi bagay ka dito. Kasi di ba nga, may pili ka naman sa mga tao. Pero siyempre, gusto ko kasama kita. Para may magpapakain ng baboy. Mmm! So gusto mo, gawing farmhand ako. Nag-aalaga ng mga baboy tsaka manok mo. Oo! Bahala ka sa buhay mo, tutunan ko. Joke lang. Oh! Oh, of course you can help me! Macho darling, why don't you get us some coconut? Good idea. Lucas, give me that. Wait. Oh! Ang kaganda ng mga makopan, di ba? Hindi ka nga dito. Aray ko, Kuya, ano ba? Let me go! Nasasaktan ako! Nakakainis ka na, alam mo yun? At ikaw, sa tingin mo nakakatawa yung pakipag-close mo kay Baste? Ah, what was that? Tama na sinabi mo nire-reto mo kay Daniel. Sa tingin mo, mas nakakatawa yun? Gusto ko siya para sa'yo. Okay ka lang? Tinan mo nga yung friend mo. Lalambot-lambot, weird manamit, parang gay. Paano ko naman gamitin? Matatypan yun. Hindi ba din si Daniela? Oo, ba din tatay niya, pero hindi siya. Basta, ayoko sa kanya. Sino gusto mo? Si Baste. Ha? Si Kuya, Baste? Hindi pwedeng maging kami kasi nire-reto ko siya dun sa friend ko. Gusto ko kasi yun ng friend ko, kaya pinaglalapit ko sila. Basta si Daniela gusto ko sa'yo. Pumayag na siya kaya dapat pumayag ka rin, okay? Isa lang masasabi ko dyan. No! Ayoko! Goodbye! Natalie! Loko ko to ah. Ang galing niyo naman po. Kabisado yung lahat ng gawain dito kahit nasa Manila yung trabaho niyo. Of course naman! Pinag-aralan ko lahat yan at natutunan ko pa sa lola ko. Eh, madali lang po bang matutunan yung pamuhay dito? Well, depende kung talagang nasa puso mo ang gusto mong tumira sa tahimik na lugar. Parang ako, basta kasama ko si Macho. He takes care of me, and I take care of him. And I'm happy. Natalie! Salamat po, natakasan ko din. Thank you.
mo dito? Gusto mo pag-isa. Ikaw, ginagawa mo dito? Si Kuya kasi. Narito ako na kay Daniel. Ganun na nga. Ayaw mo ba sa kanya? Okay naman siya. Gwapo. Rich kid. So? Dati alam mo, lahat ng mga nakikilala kong guys, mayaman, maporma, sikat, pero lahat mayayabang. Nakasawa na rin yung mga ganung guys. Hindi sila yung ideal para sa akin. Eh, ano bang ideal para sa'yo? Gusto ko yung kahit di maporma, pero cute. Tapos, kahit di masyadong matalino, basta mabait. Mabuting kaibigan. Nandyan siya lagi kapag kailangan mo siya. Teka. Ligal, maporma, pero cute. Hmm. Masyadong matalino, pero bait. Hmm. Mabuting kaibigan. Hmm? Parang ako yun ah. Uy, hindi no. Mukha ka. Hindi, pero totoo. Ano talaga gusto mo sa lalaki? Haba ka nagbibiro? Nakatuwa lang kasi. Yung alam kong Natalie dati, ang tingin sa gaya ko, loser, bandoy. Ang rate mo nga sa akin, zero, diba? Pero ngayon, yun pala ang gusto mo sa lalaki, parang ako. Ituwa lang ako kasi, akala ko di ka na maabot eh. Ako ka rin pala. Siyempre naman, no? Ano yung sinusulat mo? Ah, ito. Nagkaubos ako ng mga bagong kanta. May ikas sa labas eh. Dito tahimik. Sa gusto ko yung wala akong nakikita ibang tao. Ha? Eh, di mo una na ako. Sige, dito. Ah. Sorry, sorry. Pwede ka lang mag-stay muna dito. Huwag muna. Thank you. Mahilig ka pala mag-compose ng songs, no? Alam mo, gusto ko rin matuto mag-compose eh. Kaya lang, parang mahirap. Teka. Madali lang naman ito eh. Gusto mo turuan kita? Okay lang? Oo naman. Sa ikaw. Oh, you got that when you cheated? Hmm. Bakit hindi pa kayo kumain? Hindi kayo marunong magkamay, ano? Why don't you try it? Si Macho Darling, ha? Dati hindi marunong magkamay. Ngayon ang galing-galing na niya. Sabi niya nga po sa akin eh. Lahat talaga pinag-alala niya para maging masaya kayo. Siyempre. Love na love niya ako eh. Alam niyo po, gusto mo natin ng lahat dito. Talaga? Bakit gusto mo magtagal dito sa farm? Opo. Sabi nga po niya eh, gusto niya daw makapagpatayo ng farm kapag may malaking siyang pera. Talaga ha? Sure ka ba dyan? Eh kayo mga kabataan, ang gusto niyo, gimmick. Mababato ka lang dito sa farm. Kaya po sabi niyo, pagkasama niyo maayos sa buhay, hindi kayo magbabato. Kayo malulungkot. Sinabi ko nga yan. Pero bata ka pa. Hindi pa ito ang tamang panahon para isipin mo yan. Mag-aral muna kayo mabuti at pag dumating na ang tamang oras, gawin nyo na kung ano gusto nyong gawin. Sa isip ko.
Sky. Sino ba siya? Kilala ko ba? Siguro kapag nagustuhan niya ako, kung siguro yung pinaka-pinaka-masayang estudyante dito sa buong St. Clair. Tama! Sana paglaki natin, nandiyan ka pa rin para sa akin. Akala ko, yung nilalayan mo ko yung pinaka-masakit. Pero ngayon, nangihina ka. Pati ako, nahihirap at pag nakikita kang ganyan. Kasi mahal kita. Si Jimbo yan ah. Bumalik na yung closest namin. Kaya masaya ka na. Lagi naman eh. At lagi, si Jimbo ang dahilan. Alam mo kung bakit siya gumaling agad? Dahil naramdaman niya ang pag-aaruga at pagmamahal ng isang kaibigan. Pasok! Tara! Basti! Dapat yata, ako nag-compose na. Para naman kanina. Para sa'yo. Natalie, gusto sana kita ligawan eh. Kaya giti, giti, giti.